Si ano, sa Amway, Philippines. Miss Jane! Ganda-ganda. Yes. Kilala niya po yung mga produkto ng kanilang company. Yung pong meron pang agricultural, meron pang wellness, may personal care, merong oral care, merong vitamins po para sa mga bata. Yan. Yeah. Pero sa ngayon, yes, tita. Pero sa ngayon po, mas magpo-focus po muna tayo ngayon sa agricultural. Pero magbabanggit din ako konti ng tungkol sa mga vitamins and minerals po ng Amway. So sa ngayon po, nasabi namin natin kanina na ang ating mga agricultural products ay environmentally friendly. Yes. Nakakatulong para magkaroon ng masaganang ani ang mga magsasaka at magkaroon din ng maganda at malusog na mga pananim. Okay? So ganito po, una dapat natin malaman kung bakit maraming nasasayang na pestisidyo kasi isa yan sa mga problema ng magsasaka. Una, bakit nasayang? Dahil hindi humahalong maigi sa tubig. Pangalawa, may mga insekto at dahon na mahirap basain. Pangatlo, hindi pantay-pantay ang huga ng sprayer. Okay? At ang pang-apat, maling gamit ng pestisidyo. So, kailangan malaman natin kung ano at kung kailan natin dapat gamitin ang pestisidyo. May timing yan sa katamang pamamaraan. So ano po ba yung lagi, yung karaniwang solusyon ng magsasaka dun sa mga problema ngayon, dun sa nasasaya na pestisidyo? Una, nagahalo ng mas matapang na pestisidyo. Okay? So alam naman natin, pag matapang, hindi nakakabuti sa halaman. At hindi rin nakakabuti yan sa katawan ng tao. Correct. O, diba? Yes. Exposed sa mga magsasaka dyan, lalo sa skin, kasi bumukasok din yung toxic. At so, saka yun sa naamoy nila. Yes. Lalo na yung nag-i-spray na walang takip, na-inhale nila. Yes, yan. Correct. Masama po yan sa katawan. Yes. Tapos nagdadagdag sila ng sabon sa pesticide solution. Bakit? Para kumapit sa dahon. Okay? So, pangatlo, nagdodoble ng dose ng pesticide at nagkahalo ng higit sa isang pesticidyo. Again, high toxicity ang magiging kalalabasan nito. At ang pang-apat, nag-uulit ng pagbubomba. So, ang solusyon dyan ngayon, hindi na kailangan gawin ang mga ganyang practices. Okay? So, ang tamang solusyon dyan ay maghalo lang ng APSA 80. So, ano po ba itong APSA 80? Ang ibig po sabihin nito, all-purpose spray adjuvant. Okay? So, ihalo lang ninyo ang APSA 80 sa inyong mga karaniwang ginagamit na pesticidyo at abono sa mga foliar fertilizer. Okay, so ganun, wala tayong babaguhin. Dadagdagan lang po ninyo. Okay, so ano ba itong APSA 80? Bakit siya maganda? Una, nagiging activator siya. Okay, pag hinalo natin siya sa inyong pesticidyo at saka mga fertilizer, nagiging mas mabisa. Pinalalabas niya ang bisa ng mga ito. Okay, pangalawa, nagiging sticker siya. Dumidikit. Yes, dumidikit. So, kasi di ba may mga dahon na madulas, tulad ng gabi. Okay, may mga insektong mabalahibo na hindi tinatamaan ng pestisidyo. So, pag dinamitan o hinaluan ng APSA 80, yun, sigurado, hindi tatalbog yung pestisidyo nyo. Hindi masasayang. Okay, kakapit siya kahit sa maliliit na dahon at insekto at kahit umulan pa. Okay? So, pangatlo, nagiging spreader. Kinakalat. Yes. Nagiging pantay-pantay ang buga ng sprayer sa mga pananim. Ayun. Effective. Yes, effective. Kaya walang kawala yung mga insects. Correct. At ang pang-apat, emulsifier. Kasi may mga chemical tayo na pag pinaghalo-halo mo, iba-iba yung density niya. Pagkatagalan, may kita mo yung solution, yung nagiging malabnaw yung ibaba tapos sa ilalim na yun nagiging matapang yung ilalim. So isipin niyo pag ginispray na magsasaka kayo, nag-spray siya ng bobomba siya diyan sa kanyang tank. Ni-spray niya yung una yung malabnaw tapos nahuhuli yung mga matatapang na. So isipin na magsasaka, bakit kaya ganito yung halaman ko? Siguro kulang ako ng pesticide pero hindi niya alam yung kemikal na naghalo-halo sa loob ng tank niya, hindi na pantay-bantay. Hindi na siya magkahalo maigi. Okay? So, nagiging highly toxic. So, pag hinaluan natin ng APSA 80, yan,
natutulungan yung mga pesticidyo kasi mayroong mga oil based, may mga lang may mga oil based at mga powder based na pesticidyo. Ayan, pag hinaluan natin ng Apsa 80, nagiging nahalo niya nang mabuti, nagiging na-emulsify niya. Ayan, kahit sa matagal na panahon. Ayan, so dahil dito, naiiwasan din na hindi masobra at na hindi mabarahan o kalawangin yung mga nozzle ng sprayer ng mga tanki ninyo. So, okay? Nakaka-cause ng kalawang. Mabigat yes. Yun. Yes. So, mayroong tinatawag na chemical. Yes. So, imagine tayo, di ba? Kala, halo ka ng halo. Yung pala, hindi naman siya nagmimix ng maigi. So, pag hinaluan natin siya ng Apsa 80, nadahalo siyang mabuti ngayon. At lumalabas siya ng free-flowing sa inyong mga tanki. At yan po ay mga, yan po ang pesticides na yan ay kailan, hindi lang po yung magsasaka ang pwedeng gumamit yan. Marami pa po yung mga, merong mga nurseries, mga garden, ano yes, ba yan, di ba? Pwede po marami siya. Po. Yes, pwede yan. Rin sa mga bulaklak, ganyan. So, yan, mga, basta sa mahilig sa halaman, basta anything. Sa palay, pwede sa palay yan. Correct, sa mga gulay. Sa magsasaka. Lahat yan, yan. Yes. At bukod pa dyan sa mga yan, anong pangalan niya? Apsa? 80, yan po. Ay, kailangan ng ating mga yes. Magsasaka, yung mga may nurseries, mga may bulaklak dyan, naghahalaman dyan. Yan po, kailangan natin, kaya in-introduce po natin yung Apsa 80 ng Amway Philippines. Bukod po dyan sa mga pesticides na yan, ay meron din silang mga iba pang produkto tulad ng mga, ano ba yun? Vitamins, tulad ng Nutrilite, no? Yes. Diba? Ang ating pong Nutrilite ambassador ay si Mr. Paemio Pomaseno. Yan. Ayan, so, itong mga Nutrilite na to, ito yung mga leading vitamins and minerals. And we have our own laboratories, we have our own certified organic farms. Okay? So, ito yung mga vitamins na planted, harvested, and processed in our own certified organic farms. So, makakasigurado tayo na walang halong chemical. So, kung naman, paano naman po makukontak kayo? Yes. Yan, oo. Oh. So, itong mga product na to, mabibili niyo sila sa mga IBOs. So, mga independent business owners, mga members ng company. Anong contact number niyo? So, ang contact number ko ay 0916-442-0313. Yan po, ulitin mo nga, ilutin mo nga. Yan po, si Jane ng Amway. Ito po ang kanyang contact number. Kung gusto niyo magtanong tungkol sa Nutrilite at saka dyan sa Apsa, 80, ay, ito po ang number ni Jane. Yes, it's 0916-442-0313. Email. Yes, email is AJ or applejam dot panlilio at yahoo.com. Yes. Okay, yan. Hindi lang po ngayong araw nito mapapakinggan niyo si Jane. Susunod po mga ibang pang mga Sabado, nandito po siya upang magpaliwanag tungkol sa Amway Philippines. Amway. Yan. Apsa at saka sa Nutrilite. Yan. Binabati ko nga pala yung ating mga accomplishment. Oh. Yes. Yung nagpatulong kay Cabert no, na yung mga documents po ay nakuha na nila doon sa agency ang kanyang mga documents. Nang walang. Si yan. At saka yung po nagpatulong na makauwi sa Palawan kasi 3 taon na nandito gusto niya na umuwi ng Palawan. Dahil sa kanyang amo na hindi sinuswelduhan, ay dumulog po na naman dito sa ating programa na sana po itulungan siya para makabalik sa probinsya siya. Kaya sasamahan po yan ni Cabert, pupunta kami sa balik probinsya ng DSWD at kung hindi man ay pamamamasayahan na ni Cabert yan. Bongga! Mayaman si Cabert! Yan. Mamaya nga po, kumusta na nga po la kay Wilfredo Jimenez, ang chairperson po ng Universal Maxisars Person with Disability and Missionaries Credit Cooperative. Kumusta ka na? Hindi ka tumawag. Si Sir Willie Jimenez at ang kanyang mga sekretary na si Liza Villavicencio at saka yung kanilang meron na silang seat doon sa Manila City Hall. Kumusta na kayo? Nakikinig ba kayo? At si Samuel Magallones. Si Samuel Magallones po ay nangangailangan ng wheelchair dahil meron po siyang kaibigan na nangangailangan ng wheelchair, sabihin mo lang po at amin ko yung i-co-coordinate kay Manila Mayor Lim. Yan yes. Po. Yan. Pakinggan niyo yung zona ng ating presidente. Ha? Malapit na po. Sa Lunes na. Yan. Ayan. Oh, di ba?
At congratulations nga pala, mamaya merong kasalan yung taga Paco, Manila, si Maria Cecilia Alday na ikakasal kay Toby. Happy wedding! Ang reception po ay sa isang Malate restaurant. Ay, pinapupunta po ako, hindi po ako nakapupunta. At mamaya po, ay congratulations nga pala kay Lola Sela na isang awardee po ng Sining Adarn na noong Webes po. Isa siya sa mga binigyan ng award ng Sining Adarn na po ginanap po. Yan si Lola Sela, na-meet namin siya noong Sunday. At binigyan po ako ng maraming gulay. At saka salamat po Nana Sela dahil sa Texfire Philippines na may member po kami. At congratulations po. Yan. Yan. Ano pa sasabihin mo? Okay. Huwag natin po kalimutan ng transfer factor. Natural po yan. At safe po yan. At hindi sa lahat, meron sa akin nagbigay ng isang note na may cancer patient. Balak sa nang puntahan. Kung kayo po ay nakikinig, makukontak po ninyo ang number 0929-1388-451. Isa pong stage 4 cancer na ito. Maaaring itanin ng buhay nito. 0929-1388-451. Kaya kay Karemi, 4851-857. Opo, pampalakas ng immune system. Yan, yung sona po natin, pakinggan ninyo ha, sa dami ng mga katiwali ang nangyari. Noong nakaraang administrasyon na naglabasan ngayon ng panahon ni Pinoy, ay abalang-abala na ang mga ombudsman, COA, Blue Ribbon Committee, yan, sa pag-iimbestiga. At ito yung mga fertilizer scam, NBN deal, pabaon system, Armed Forces of the Philippines, PCSO, mga pandarayan naganap noong eleksyon sa ng 2004 at 2007, nako, sila Garcia naglabasan na, si Bedol, iba pa. Correct. Ay, naglabasan na. Yan, mga anomalya ng PNP Chopper Scam, mga Euro Generals. Kasalanan ba ni Pinoy ang pagkakatuklas ng mga naglutang ang mga corruptions, pagnanakaw sa kabanang bayan, mga pang-aabuso, mga pandaraya sa eleksyon, mga tax evaders, correct, at mga pag-ubos ng pondo ng GSIS, ng SSS, ng OWA at iba pa. Naku, malaki ang naging epekto nito sa kabuhayan natin at sa ekonomiya natin kung bakit hindi tayo makaahon sa kahirapan, lalo na yung mga mahihirap dahil sa pagnanakaw sa gobyerno ng mga tiwaling mga opisyal. Marami pala tayong pondo, pera ng bayan na nanakaw na dapat ay nakatulong at nakasalba sa kabuhayan ng mahihirap na mamamayan, na dapat ay mayroong pondo para i-subsidize ang ibang pangunahing pangangailangan ng bayan. Pero ano nangyari, di ba? Ayun, pinagkukuha ng mababait na mga tao. Pero, yan, sa susunod, siguro, mga apat na buwan, maghintay tayo, meron ang parurusahan. Yes. May katugunan at solusyon ba ang ating pamahalaan? Yes. Yan, hindi naman kasalanan ni Pinoy yung pagtataas ng mga bilyan, di ba? Yun. At makinig po kayo, at hindi po niya nakakalimutan na tayo ang boss niya. At yung mga nanggugulo, talaga, mag-ingat po tayo, manalangin na lang po tayo para matulungan natin ang ating presidente. Okay. Tulungan natin siya. Okay, paalam na. Go. Sana po ang katugunan o magkaroon ng prescribed period, katulad sinabi ni Senator Nene Pimentel sa kanyang speech, may katugunan. Ayan, okay, si Jane. Ganda-ganda rin, Jane. Salamat. Sana bumalik ka, ha? Oh, naman, sure. So, ayun po, medyo bitin. So, kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayo mahihiyang tumawag po sa akin sa 0916-442-0313 or 353-7874 sa mga walang load. Yes. At happy birthday kay Inspector Lito po sir, Station Commander ng Plata, Miranda. Magkita-kita po tayo dyan mamaya sa City State. Ako pang mag-MC dyan. Kita-kita po tayo. Ito po si Lolly Public sa sabing mabuhay po tayong lahat at lagi tayong masaya sa araw-araw. Yan, yes. Ako. Okay, yan. At pinapala nga hapon sa ating lahat. Oh. Yan, at papasalamat tayo. Dito kay Peter Emek, kay Tito Bart, sa kanya, sa ating programa, ang Boss of the Pinoy, o W, kakakayang pabalik at Media Philippines. Oras na naman po ng aming pamamahala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa Sabado pong muli. Ito po ang inyong lingkod, Remy Jacobo, nagpupugay at nagpapaalala
ang kabutihan ginawa sa kapwa, tiyak yun, may tatamuin kang pagpapala. Mabuhay po tayo lahat. God bless po. Ah, okay na po. Hindi kasi marami pa yan eh.